Magandang gabi mga kabayan, kapwa ko OFW dito sa gitnang silangan. Ito po, tuturuan ko kayo magluto ng tuna with egg. Ito po ay kadalasang inuulam ng mga OFW pag malapit na po ang katapusan. Kasi ngayon po ay 25, malapit na po magkatapusan, kaya ganito po ang ulam namin mga OFW. Akala po ninyo, madali at masarap po ang buhay namin dito. At tuturuan ko kayo kung paano magluto ng tuna po, yung nasa lata po siya, tapos nilagyan po natin ng egg. Iyan po ang inuulam namin mga OFW dito po sa gitnang silangan kapag malapit na po ang sahod. Kasi ngayon po, 25 na po. Wala pa po kaming mga sahod kasi sa katapusan pa po kami sa sahod. Tuturuan ko po kayo mga kabayan kung paano po tayo makatipid pero masustansya po siya. Tuturo ko sa inyo kung paano po magluto ng tuna with egg na karamihan na inuulam po natin ng mga OFW. Ganito po ang buhay natin dito sa gitnang kaharian. Kung hindi po tayo magtipid, wala pong mangyayari sa atin. At saka po magkaroon kayo ng tips kung paano po mag-budget. Kasi ngayon po ay malapit ng katapusan kasi wala pang sahod. Siyempre po, mag-budget po tayo. At take note po, hindi po lahat ng mga OFW ay sineswerte, mapalad, at saka meron po silang trabaho. Kami po, nagtsatsaga lang po kami. Pag malapit na po ang katapusan, ulam po namin, mga itlog, noodles, sardinas. At ginagawa po namin ng paraan kung paano po sumarap ang aming pagkain. Kasi po, kailangan ng diskarte dito sa gitnang silangan. Ito po, magluluto po ako sa inyo kung paano po siya magluto, mga kabayan. Ito po ang ating ingredients. Bawang po siya. Bawang, pasensya na po kayo. Ito po ang ating ingredients. Mga bawang. Bawang po. Yan. Mag-isa po tayo ng bawang para sumarap ang ating niluluto. Ay, nangunak siya! Ayan. Ito po ang ingredient na mga pagkain ng mga OFW po ngayon malapit na katapusan. Ayan. Ganito po ang pagluto namin ng mga pagkain po. Magkaroon po pa ng idea kung paano po makasluto ng tuna with eggs. Karaniwang inuulam po namin mga OFW dito sa gitnang silangan. Yan. Tapos po niyan, naluto na po ang natin, bawang sibuyas. Yan. Bawang sibuyas. Tapos na siya. Yan. Ganito lang po ang pagluto, mga kabayan. Madali lang po para kasya po yung budget natin. Hindi po tayo maghirap. Yan. Ay! Yan po. Painaan po natin ang kalan. Baka masunog. Yan.
Sunog na nga po siya. Ay! Wait lang po. Yeah, nasunog na po siya. Kasi hindi ko po mahawakan. Yeah. Nagbibideo po ako. Yan. How to cook tuna with egg po. Ito po ang aming inuulam ng mga FW pag malapit na po ang sahutan. Yan. Yan po ang aming kalimitang inuulam dito sa gitnang silangan. Pag malapit na po ang katapusan at wala pa po kaming sahod. Di ba po, mahirap po ang buhay. Kaya laban lang po tayo mga kabayan. Para po maging masarap, nilagyan ko po siya ng maraming bawang, sibuyas, at saka parang po healthy din. Yan, healthy. Healthy po siya. Yan. Yan, tuturuan ko kayo, guys. Ganito lang po ang buhay. Isa lang po siya. Kunain po natin ang mantika, bawang, sibuyas, at saka tuna po yung nasa lata. Mga 3 real, 4 real lang po siya sa atin. Tapos dalawang itlog, pwede na po. Gagastos po tayo ng mga 5 real. Ito po ay ulam na natin. Mga isang araw, umaga, tanghali, di ba po? 5 real ang ating ulam. At least po, masyadong ano po siya. Healthy, healthy po siya. Yan. Yan guys, nilagyan natin ng 2 egg para po sa protein. Yan. Para maging masarap po siya. Yan. Ito na po yung tuna with eggs. Ganito po ang aming inuulam ngayon. Malapit na po ang katapusan. Siyempre, kailangan po tayo mag-budget ng ating panggasos sa pang-araw-araw. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po ay pagkain po sa isang araw. Umagahan, sa tanghalian po, at saka sa gabi para po. Ayan. Para maging masustansya po siya, damihan po natin ng garlic at saka onions. At dagdag po natin tayo ng ano, ng 2 itlog. Lagyan po din natin ng kaunting asin at saka lagyan po natin ng pepper para po sumarap siya. Ayan. Ito po ang aking Jonah Noriel Black Foods. Foods po tayo ngayon mga kabayan. Foods vlog po si Jonah Noriel. Yan. Simple, masustansya, at murang-mura lang po. Yan. Yan. Sana po natutunan nyo kung paano magluto ng tuna with egg. Ito po ang inuulan namin mga OFW pag malapit na po ang katapusan. Yan. Nagkaroon po siya ng oil lang konti. Yan. Sige na po, sana meron kayo natutunan. Ang lawak po nito, bawang, sibuyas, kaunting asin, lagyan nyo po ng pepper. Yan, madali lang po magluto. Yan. At panoodin nyo na rin po at gawin nyo na rin po sa inyong mga bahay. Ito po ang ulam namin mga OFW pag malapit na ang katapusan. Mura, masustansya, at hindi masakit po sa bulsa. Thank you po!
Yan, luto na po siya.